Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat yan. Welcome back and again, this is Dance Collection. Remind ko lang ulit mga idol, mga BSP 10 piso. Ito po yung mga nakokolekta po natin kapag naghahunt po tayo ng mga barya. So, kadalasan po ang nakukuha po natin ay mga common. Ibig sabihin, mga karaniwang 10 piso po na umiikot ngayon sa sirkulasyon. So, pinipili lang po natin yung magagandang kondisyon nito. Kaya, nakaipon po tayo ng ganito karami. At marami din po tayong hinahanap dito sa mga 10 piso na ito, mga idol, na pwede pong magkaroon ng collector's value. Yan po. So, ang isa po sa mga hinahanap natin dito at binibili, mga idol, ay ang year 2007 at year 2009 na 10 piso. So ito yung mga bihirang taon dito sa mga BSP 10 piso na mayroong mataas na collector's value na pwedeng umabot sa halagang 1,000 up to 5,000, mga idol. So depende po yan sa condition po ng barya. So bali tatlo na po ang nabibili natin. Ayan po, nakalagay na po sa frame, mga idol, yung mga nabili natin. Ito pa rin po yung mga patuloy nating binibili, mga idol, yung mga hard to find coins na BSP 10 piso, katulad nga po ng nabanggit natin kanina, yung year 2007 at year 2009. At may mga semi hard to find din po tayo, mga idol, na pwede po nating kolektahin dito po sa mga BSP 10 piso na pwede pong magkaroon ng collector's value, katulad po ng year 2014 at year 2016. Yan po. May mga collector na rin po ang bumibili nito. Kaya lang ang kadalasan po na hinahanap dito ng mga coin collector ay yung good quality pa ang condition po ng mga 10 piso. Katulad po ng hawak natin ngayon. Ganitong condition po kasi ang gustong bilhin ngayon ng mga coin collector sa mga semi hard to find. Lalong-lalo na po doon po sa mga hard to find. Iba kasi pagka quality po ang condition ng barya, mas mataas po kasi ang value nito. Yung mga good quality po na coins, yan po. So kadalasan po kasi ang nakukuha po natin, mga idol, ay mga luma na po, katulad po nito. Ayan, mga circulated na po, mga idol, mga semi hard to find po ito. So bali year 2014 lang po yung wala sa atin dito. Ayan po. Ayan. Medyo mahihirapan na po tayong maibenta yung mga gantong condition po ng 10 piso. Mga circulated na. Ayan po. So bukod sa mga hard to find, mga idol, at sa mga semi hard to find, ay meron din po tayong pwedeng kolektahin dito sa mga BSP 10 piso, mga idol. So ito yung mga variant dito sa mga 10 piso. Marami po ang variation dito po sa mga BSP 10 piso na pwede po nating kolektahin. Dahil ito yung mga possible na pwede pong magkaroon ng collector's value. So hindi naman po natin may isa-isa lahat yung mga variation po dito sa mga 10 piso, mga idol. Kaya unahin muna natin yung variant po ng year 2005 na 10 piso. Ayan po. Ito po yung year 2005, mga idol. So ito po yung gusto nating i-remind sa inyo, mga idol, dahil nagkaroon na po tayo ng video nito. Ayan. At may nabanggit nga po tayo doon sa nakaraang video natin tungkol po dito sa mga hinahanap natin na mga hard to find dito sa year 2005, 10 piso. Ayan po. Na nabibili po o pwede po natin bilhin sa halagang 2,000, mga idol. So ano nga ba yung mga variation dito sa mga year 2005 ang hinahanap natin at binibili? Nagkaroon po kasi ng apat na klase ng variation po ang year 2005, mga idol. At ito po ay may record po sa Numista. So ito po yung tinatawag na die 1, die 2, die 3 at die 4. So may sample po tayo ng variation po ng year 2005, 10 piso na madalas pong makikita dito sa mga 10 piso. Yan po. So meron po tayong sample, mga idol, na pwedeng ipakita.
na pwede po nating hanapin dito sa year 2005 na 10 piso. So ito yung mga reverse 1 mga idol, yan. Reverse 2. So ito yung reverse 2. Yung pangalawang variation po ng year 2005. Yan po. Sub natin. Yan po. So hindi po magkapareha siya mga idol. So ito yung reverse 1. Ito yung reverse 2. At ito yung pangatlong variant mga idol, yung reverse 3. So yan po. So ang wala po sa atin mga idol, yung reverse 4 na kung tawagin ay diaper. So hindi pa tayo nakakita noon mga idol. Ayan po. So hindi natin alam kung ano ba yung itsura po ng reverse diaper dito sa year 2005 na 10 piso. So bali ito lang muna yung ipapakita natin mga idol. Ayan po. So hindi po sila magkakatulad mga idol. Iba-iba po yung reverse nito. Ayan, yung mga die nito dito sa likod po ng 10 piso. Ayan po. So ito yung Daiwan mga idol na year 2005. Ayan. Ayan po. So makikita nyo dito sa likod mga idol, malaki pero manipis yung script of legend niya. Ayan po. Ayan. Ang kagwil po niya, meron po siyang mababang ngipin. Ayan. At meron po siyang araw. Ayan po, makikita nyo yung araw na may maikling makitid na sinag. Ayan po. Ayan po. So, yan po yung katangian ng reverse Daiwan mga idol. Ayan po. So, makikita mo lang ang reverse na ito mga idol. Itong reverse na ito. Dito po sa mga year 2000 hanggang year 2008 mga idol. Ayan po. So yan, year 2000, Daiwan po lahat yan mga idol. Yan, pare-parehas po yan, Daiwan. Yan, pare-parehas po yan mga idol. Isa po ang design yan mga idol, katulad po ng year 2005. Yan, hanggang year 2008. Yan. So yan po, makikita nyo yung mga Daiwan mga idol. At ang reverse 2 naman mga idol, ayan po, ang reverse 2 naman po, ito. So, ito yung reverse 2 mga idol to. Ayan. So, unahin muna natin itong reverse 2. Reverse die 2 mga idol. Medyo malaki, pero payat yung script of legend niya. Ayan po. Ayan po. Tapos, meron po siyang cogwheel na may katamtamang taas po ng mga ngipin. At araw na may malawak at maikling sinag. Ayan po. So magkaiba po sila ng Daiwan. Ano. So malayang malayo po yung itsura nila. At ang reverse die to mga idol, itong reverse die to makikita mo lang sa year 2003, year 2005 at year 2008. So doon mo lang makikita mga idol yung reverse 2 sa year 2003. So ito po yung year 2003 mga idol. Ayan. Hard to find po yun itong die na ito sa year 2005. So yun po yung hinahanap natin. So wala po nun sa year 2005. Bali ang meron lang po die 1. So ito po yung reverse 2 mga idol. Ayan, reverse 2. So dyan lang po makikita yan yung die na reverse 2. Yan po. So ito yung isang klase ng variation mga idol, reverse 2 na hinahanap po natin dito sa year 2005 na 10 piso. So yun po yung hard to find dito mga idol sa year 2005. Ito po reverse 2. Yan. At ang pangatlong variant po ng year 2005, ayan po, ito po yun, yung reverse 3. So ito po yung pangatlong variant mga idol.
So makikita nyo sa rivers, malaki, mas malaki po. Ayan, makikita mo. At makapal po yung script of legend nya. Ayan, mas malaki naman po siya. Yung 1999 nya, medyo malapit. Magkalapit po siya. At yung cogwheel nya, matataas po yung ngipin. Kaysa doon po sa dalawang ipinakita natin, mas malalaki po, mas malalapad. Ayan po. Pagdating po sa araw, mga idol, ayan, mas malaki. Ayan po. Tapos mahaba po yung kanyang sinag ng araw. Ayan po. Mas mahaba po. Ayan po. At ang mga reverse dietary, mga idol, ito, mga reverse dietary. So, makikita mo lang ito sa year 2008 hanggang year 2017. Ayan po. So, ito, year 2008. Puro reverse dietary po yan, mga idol. Ayan, pare-parehas po yan. So, dito po, dito naman po makikita ang dye ng reverse tree. Hanggang year 2008 hanggang year 2017 po. Ayan. 2016, reverse dye tree. Year 2017. At ang pang-apat na variation nito ay ang reverse dye 4. Bali, wala po tayong sample na pwedeng ipakita kung ano ang itsura ng reverse dye 4, mga idol. Siguro, ito yung pinaka-hard to find dito. Dahil dito lang po nagkaroon ng reverse 4 dito sa year 2005, 10 piso na may record po sa Numista. So, kung titignan ninyo sa Numista, mga idol, wala po kayong makikitang reverse 4 dito po sa mga ibang 10 piso. Kundi dito lang po sa year 2005 na 10 piso lang po. Kaya masasabi ko na ito yung rare variation dito sa mga 10 piso. So ang reverse dye 1, mga idol, katulad po ng hawak natin na year 2005 na 10 piso, ay napaka-common lang po. Ito yung isang klase ng variation dito sa year 2005. Mga karaniwang 10 piso lang na umiikot ngayon sa sirkulasyon. So, napakarami po nito, mga idol. At face value lang ang 10 piso na ito. Yan. So, ang halaga po nito, mga idol, ay 10 piso lang din po. So, wala po itong collector's value. At yung tatlong klase po ng variation dito sa year 2005 ay mga hard to find po, mga idol. So ito po yung pwedeng magkaroon ng mataas na collector's value dahil hanggang sa ngayon wala po tayong nakikita o nahanap nito. So ito yung tinatawag na year 2005 na reverse dye to na may 0.8% sa Numista, mga idol. So ganito po yung itsura ng reverse dye ito na year 2005, mga idol. So basta yung mayagi, mga idol. So ganito po yung itsura nya. Ayan po. So ito po ay pwede po nating bilhin, mga idol, kung makakakita kayo. So pwede po natin bilhin 500 to 1000. Hard to find po itong mga hinahanap natin, mga idol, at binibili. So hindi po ito basta basta nakikita. So nagbabaka sakali lang na makakita ka nito. So ito po yung may value na pwede po natin bilhin. At ang sumunod po dito na hard to find, mga idol, ay ang reverse dye 3 at dye 4 na may 0.5% sa record po ng Numista. So ito po yung pwede pong magkaroon ng mataas na collector's value, mga idol. So hindi rin po ito basta-basta nakikita dahil hanggang sa ngayon ay wala pa rin po tayo nakikita nito o nahanap. So, pwede po natin bilhin ito, mga idol, sa halagang 1,000 up to 2,000. So, depende po yan sa condition po ng barya. At bago po tayo magtapos, mga idol, ay may isang klase pa rin po tayo ng year 2005, 10 piso, na matagal na rin po na umiikot sa sirkulasyon. So, ito po yung variation po na wala pong record sa Numista.
Bali, wala po tayong idea kung anong klaseng variation po ito, mga idol. Ayan po. So ito po yung mga idol. Ayan, ito po yung isang klase po ng variation. Ayan, ng year 2005 na 10 piso. So ito po yung mga umiikot ngayon, mga idol, sa sirkulasyon. So ito po yung madalas po nating makikita ngayon. Ayan po. Napakarami po nito, mga idol. Ibig sabihin, napaka-common lang din po ng mga ito. So wala rin po itong collector's value. So i-check mo, mga idol, yung barya mo na year 2005 na 10 piso. So ito yung makikita mo dyan sa bulsa mo. So ito po ay hindi nabibili. So 10 piso lang po yung halaga nito. So hindi po ito yung binibili natin, mga idol. At ang binibili po natin, mga idol, ay reverse 3 at reverse 2. Ayan po. Ayan. So ganito dapat yung year 2005, mga idol. Ayan. At yung mga nakikita nyo ngayon dito, mga idol, na mga BSP 10 piso na hawak po natin ngayon, ay ididispatcha din po natin ito, mga idol. Ayan. So pipiliin lang muna natin yung may value sa numista dito sa mga 10 piso, at pipiliin na rin natin dito yung merong pinakamagandang kondisyon dito sa mga nakolekta natin na pwede pong ilagay sa frame. So sana ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting impormasyon tungkol po sa mga barya. At para po sa mga bago po nating manunood, pasubscribe naman po at palike and share, at pindutin na rin po ang notification bell para updated ka sa mga bago at mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat po. God bless.